So today guys, we will be doing a fish steak pan fried. So ito na yung aking dalawang isda. Tapos garlic lang ilalagay ko tsaka yung aking marinade. This is made of patis sauce, soy sauce, garlic powder and sugar. 1 tablespoon sugar, guys. So ilalagay ko siya yan diyan, Yan na. And then of course, dahil gusto ko siya garlicky flavor ang aroma niya mamaya. So I have to mince this 4 cloves of garlic. Okay, so when it's finely chopped like this, yung garlic natin, it's time to add there in your marinade para naman, 'di ba, mabango ang ating pan-fried steak, fish steak, okay? So yun na yun. Hayaan niyo lang muna. Hayaan nyo lang muna yan. Ganyan. So, mga estudyante ko. Ganyan na. So, dapat guys, this should be, when you pan fry this one, this fish, dapat intact siya. So that when you do plating for this, ano naman siya? Hindi naman siya yung, di ba, yung nag-scatter sa plate ng iyong customer. So, ganyan. This is, I made sure that this is 180 to 200 grams. Okay? So na tayo guys. So I'm starting to heat my pan. Oh, yung aking teflon coated pan, nagiging ano na siya dahil nagasgas na sa kakagamit. So I will put, of course, mas maganda, mas mainam to ang original margarine. Gagamitin mo. Dapat in low fire. Ayan, naka-low fire siya. Ayan. So para hindi ano siya. Ayan. So it's time to put our, okay, para siyang karne, no? Para siyang beef, tenderloin beef. So we will just cook that as pan fried. Okay, hintayin natin yan. Okay, so I flipped it over na to the other side na naman. Yan, tingnan nyo. Yung ganyan ang magandang golden brown. And again, mas maganda gamitin guys if you have this teflon pan. Kasi nga, you don't need to put too much oil or fat para siya, di ba, maluto. So, as much as possible, mas healthy kasi pag less ang fat, di ba, less ang oil. So, mas magandang ganyan. Hindi nagsistick yung ating meat or yung ating fish sa pan. Ayan. Okay? So, pick up nyo na. Tapos, yung pang finale ko pa talaga para magiging mabango siya. Actually, mabango na siya talaga because of the garlic marinade. Lalagyan ko siya ng liquid seasoning. Ganyan lang. Oh, yun na ang pang ano mo. Yun na. Okay. Yun na talaga ang pang finale. Okay? Tip ko sa inyo ulit. Ito yung teflon pan, madali siyang masira kung ginagamitan mo siya ng metal din. So, yung ginagawa ko, ito, binili ng asawa ko ito sa Taiwan before. This is made of silicone. It's from Japan siya, sa Taiwan. So, kahit na gano'ng kainit siya, partner siya ng teflon pan mo dahil hindi siya nalututunaw. O, yan, again. Or wooden spoon or wooden flipper na ganito din siya, pwede rin. Do not use metal, ha? Sa teflon pan nyo. Kasi, madali siyang ito, matatanggal siya. Yung teflon coating niya, matatanggal. Dish I'll be planning to make, mango pineapple salsa. O, diba? Side dish ko na siya dahil nga, fish steak siya. So, I want the side dish to be as simple as it is. Kung ano lang yung flavor ng mga nilalagay ko, yun lang yun, magiging ano doon. Tsaka lalagyan ko lang siya ng asin. That's so simple. So, first, I have to start with small diced tomato. Yan na siya. Na-dice ko na siya. Okay. Small diced onions. Yan. Idadagdag ko doon sa aking 3 pieces tomatoes. Deseeded yun. Kuha nga lang kaming kakain. Yan lang. 3 pieces medium-sized tomato. And then 1 medium-sized onions, and I plan to put ito, yung pineapple,
Tsaka yung freshly picked ko doon sa aking garden na ano na bell pepper at tsaka yung mango na yan. Ang magiging pineapple mango salsa ko. Dapat normally pag hindi sana to COVID, I will put ano pa to, may celery pa to siya. May celery pa siya dahil gustong-gusto ko yung amoy ng celery. Pero dahil nga wala yung bell pepper ang magiging substitute ko. Kung ano lang na kung ano lang meron guys sa panahon ngayon, o di ba? So you have to make use of substitutions na mga ingredients para hindi ka ma-fail sa iyong cravings, okay? So para hindi ka na mahihirapan guys sa pag-slice mo na yung ano, mangga. Ganyanin mo lang, di ba? Yung dati para-paraan, ayan, maliliit siya na pag-slice na ganyan. Ayan. Tapos, kukutsarahin mo na siya after na lang. Di, ano na siya? Mini diced or small diced na siya. O, diba? So, yan na. Magiging, ito na ang ginawa ko sa pineapple. Ganyan na siya ang pineapple. Tapos, idadagdag ko ngayon siya dyan. Magiging salsa na siya. Okay? Okay. So, ganyan din na siya, guys. Ayan. Lalagyan ko siya ng one piece, isang pirasong, yung sour natin. Well, may lemon ako, pero masayang siya, malaki ang lemon. So, kalamansi lang, isang pirasong kalamansi. Para magbabalance yung, di ba, yung flavor nito, oh, yung tomato, may umami siya. Yung mango ko ngayon, matamis. Tapos, di ba, yung onions, para siyang, spicy konti. Tsaka, pinya ko rin. Sour na sweet taste din siya. Oh, hindi. Nakakaano na siya. Stimulate sa appetite mo. Ayan na. Ayan. That's my salsa. Pineapple salsa. Mango pineapple salsa. Ayan na. Kung ganito ka ninipis ang paghiwa ng ating bell pepper, hindi mo na mamalalasahan or mamamalaya na kinakain mo na siya kasama doon sa salsa mo. So, ito, ang purpose na kasi nito, of course, aside from the nutrients na makukuha natin dito, capsicum to, number one, ang color niya, pampatingkad, pampadagdag doon. Pangalawa lang pala yun. Ang una talaga is, of course, ang aroma ng bell pepper. Pag inhalo mo dun sa mangga, imagine lang, mangga, anong amoy ng mangga, pineapple, anong amoy, kamatis, sibuyas, di ba? Plus the bell pepper, tingnan mo lang kung magmimix sila lahat. Pero kung may celery pa sana to guys, nako, sarap-sarap talaga. The mixed color of my salsa. Ayan, tingnan nyo na. Ayan, my red of the tomato, yellow, dark yellow of golden yellow of the mango, and the light yellow of pineapple, and then of course ang aking bell pepper. Meron pa dyan sa ilalim pa, hindi ko pa nahalo kasi yung aking onions. So lalagyan ko na siya ngayon ng 1 teaspoon of salt. Ayan na guys, 1 teaspoon of salt. Haluin. Add 1 piece of calamansi. Ayan na. Ayan. Huwag masyadong damihan natin. 1 piece lang, enough na yun. Okay. Just to stabilize and make balance ng ating flavor. Okay, that's all. So, there you go, guys. My fish steak and the mango pineapple salsa. So, this goes with 1 cup of rice. Oh, bahala na kung 1 cup ba ang kaya. So, yun na, guys. Let's eat. Mukbang!